Guys, welcome to my channel. Nandito po ako sa pulungan ng aming inahing baboy. Ito po ay si March. Buntis po siya at nasa 102 days na po ang expected days niya ng panganak niya ay sa September 20. At sa gawing kaliwa naman ay si April. Siya po ay 105 days na buntis at sa September 16 or 17 ang expected days niya. Guys, so mauuna siya mga kay March. Hello April, hello March. Kamusta na kayo? Siya nga pala guys, nasa ikalawang beses na nilang pagbubuntis ngayon. Noong unang pagbubuntis ni March, guys, ay naka-11 piglet siya. Si April naman ay naka-15 piglets. Alam mo, guys, yung mga baboy ay di sila napapawisan. Kaya, kailangan silang paliguan para fresh ang feeling, lalo na kapag buntis. Guys, kung gusto nyo pong mag-alaga ng inahing baboy, ito ang dapat yung tandaan. Sa first 21 days na pagbubuntis, bawasan ang pagkain ng inahing matapos mabulong upang maiwasan ang embryonic mortality o pagkamatay ng mga nabubuong biik sa loob ng sinapupunan. Ang pagkain ng panahon ito ay brood sow. Sa 22 hanggang 86 na araw pagbubuntis, guys, ang pagpapakain ng panahon ito ay ngayon sa pagpimimintina ng mga pangangatawan ng inahin at pagbuo ng biik sa sinapupunan. Kaya ang kailangan ibigay ay brood sow. Sa panahong ito, kailangan kontrolin ang pagkain sa mga inahin upang maiwasan ang problema sa panganganak at pagpapasuso tulad ng sobrang pagtataba ng inahin na madalas maging dahilan upang mahirapan ito sa panahon ng pagbubuntis at sa araw ng panganganak. Pasensya na kayo guys sa tinig ko kasi sinusupon ako at medyo masama ang pakiramdam ko ha. Sa pagpapatuloy, 4 na linggo bago manganak. Guys, kailangan magbigay ng pagkain na mataas ang enerhiya at amino acid tulad ng lactating, lactina sa huling buwan ng pagbubuntis upang makatulog ng sa bilis na paglaki at pagbigat ng mga biik na ipanganak at sa production ng gatas ng inahin. Ito ang panahon upang ihanda ang inahin sa nalapit na panganganak at bago manganak at pagkapanganak. Purgahin ang mga inahin 2 linggo bago manganak, mga 7 araw bago manganak. Bawasan ang pagkain para maiwasan ang pagtigas ng dumi o constipation sa inahing malapit ng manganak upang hindi mahirapan sa takbang oras ng panganak. Sa oras ng kapangalakan ay maari nang hindi pakainin ng ang inahin ng
12 na oras bago at 12 na oras pagkatapos, mga anak. Maghalo ng kulot kabayo, maluses o kulang asukal sa tubig at ito muna ang ibigay sa inahin. Ang malinis na tubig ay napakahalaga sa isang inahin, nagpapasuso, kaya palagi dapat meron nito sa inuman ng inahin. Oh, ayan guys. Ngayon, alam niyo na ang mga dapat niyong gawin sa pag-aalaga ng inahin baboy. Mag-subscribe na kayo, guys, sa aking channel para mga karagdagang impormasyon. So, guys, sa palagay niyo po, mga ilang piglets ang maaring maipanganak ni April at March. Mag-comment na kayo at tingnan natin kung tama ang hula ninyo. So that's it for today, guys. See you on my next vlog. Bye!